marerecommend ko po sa inyo yung Konsuka with Egg. Kasi maganda po yung kinalabasan niya sa buhok ko. Especially kung yung buhok niyo eh damaged na po talaga. Sobrang prissy and damaged na po talaga ng buhok niyo. Pwede niyo po siyang i-try. Hello mga ka-friendship, it's me again, Broxy, and welcome back sa aking YouTube channel. So for today's vlog, siguro naman nabasa niyo na nga kung ano yung title natin at kung ano yung gagawin natin ngayon. Gagawin natin yung Konsuka plus egg, conditioner suka with egg. So dahil nga na-try ko na yung Konsuka at naging maganda yung result sa buhok ko, naisip ko na why not naman itry ko yung Konsuka with egg. So dahil nga yung egg ay mayaman sa protein, which is nakakatulong talaga para mas mapatibay yung strand ng buhok natin. So dito sa video na to guys, gusto ko maging honest sa inyo kung magiging maganda pa yung kakalabasan niya sa buhok ko. Or makakatulong ba siya or hindi siya magiging maganda. Bago ko nga imix sa harapan nyo yung conditioner, suka, and egg, trinay ko munang i-mix together yung itlog tapos yung suka. Kasi naisip ko, di ba suka tapos itlog, baka maluto yung itlog. So natry ko siya, matagal naman mag-react yung itlog sa suka. Try ko pa rin silang tatlo, i-mix. Pwede ko na guys papatagalin to, i-mix na natin yung conditioner, yung suka. At muna yung conditioner. So, yun pala, di ko pala nasabi yung mga kailangan natin. So, ito pala yung kailangan natin. Kailangan natin ito, cup. Tapos, kailangan natin ng suklay na malaki yung gap. And then, ayan yung pang brush. Tapos, kailangan din natin ng clip. Mabilisan lang natin siyang gagawin. Alam nyo guys, favorite ko talaga itong conditioner na to. Yung Cream Soft Triple Keratin. Sobrang ganda niya sa buhok, sobrang lambot. Kaya ito yung naisip kong i-mix sa Konsuka natin. Tapos, sobrang bango niya pa, as in. Tapos, in-next ko na yung suka, ayan. Nagay ko na yung suka. Ayan. Ayan, nagay ko na itlog. Tapos, in-mix ko na siya. Bago ko nga pala i-mix sa harapan nyo, yung conditioner plus suka plus egg, trinay ko munang i-mix yung suka tapos yung egg. Kasi naisip ko, suka yon tapos itlog, baka mangyari, maluto yung itlog. Baka ang maging resulta, kinilaw na itlog. So, yan, trinay ko muna siyang i-mix together. So guys, baka nagtataka kayo bakit sobrang dami ng suka. Sinadya ko talaga siyang damihan ng suka, as in yung kalahating silver swan. Kalahati talaga yung nilagay ko. Ayan, nakikita nyo. Ayan ko nakikita nyo. Hindi siya creamy. Hindi siya creamy, guys. Ganyan. Pero, kahit sobrang dami ng suka, sobrang bango niya pa din, guys. Pero, syempre, nandun talaga yung amoy maasim. Ayun lang yung ayaw ko sa amoy niya. Yung amoy maasim siya. Syempre, suka nga, di ba? Pero, ano, tawag dun, pero ang bango niya pa din, ang bango niya pa din. Kasi mabango talaga yung conditioner na to, kaya gustong-gusto ko siya. Ang bango niya pa din, kaya okay, itry na natin siya. At excited na ako sa magiging resulta niya sa buhok ko. Okay guys, gusto ko muna pakita sa inyo yung condition ng hair ko. Ayan, hindi ako nagplancha. Ayan, hindi ako nagplancha ng buhok. Ito talaga yung ano, buhok ko. Nagpariban pala ako, pero kaya naging nagbewang-bewang yan. Kasi lagi ako nag-iipit ng buhok ko kasi sobrang init nga at hindi ko talaga maiwasan yung mag-ipit ng buhok. Kaya nagkakaroon ng bewang-bewang yung buhok ko. At matagal na rin bago yung last riband ko. Siguro mga magsi-7 months na tapos hindi pa ako ulit nakapag-riband. Kaya yan, nagkukulot-kulutan na yung buhok ko. Bumabalik na yung mga sumpa-sumpa. Pero rin yung buhok ko, strong pa din siya at makapal pa din. So yun guys, i-start ko na ilagay sa buhok ko yung minix natin kanina. Ayan. Sobrang dami talaga ng suka kasi yung suka din kasi nakakapagpatibay, nakakapag-fix daw siya ng damage na buhok. Nababawasan niya rin daw yung dryness ng buhok. Kaya yan, dinamihan ko talaga siya ng suka. Titignan natin kung anong magiging resulta.
tapos ko na siyang i-apply sa buhok ko. Ayan, hintayin na lang natin yung 30 minutes tapos i-wash ko na siya agad. Ayan guys, tapos na ang 30 minutes na pagbabad natin dito sa ating treatment. So, ano ba yung napansin ko dito sa treatment na to? Wala naman ako naramdaman na makate or masakit dito sa treatment na to. Natamaan yung scalp ko, nalagyan ko yung scalp ko ng suka, pero wala naman ako na feel na masakit or makate. Tiringan ko na natin kung ano magiging resulta niya, kung makakaganda rin ba siya sa scalp ko. And, ang na-feel ko lang, ang napansin ko lang sa kanya, habang ina-apply ko siya, sobrang asim niya, as in sobrang asim, mapapikit na yung mata ko dahil sa asim nga ng suka. Pero after 10 minutes naman, nawawala yung amoy ng suka, natatalo ng amoy ng conditioner, kaya sobrang bango ng amoy ng conditioner na ginagamit. Hi guys, so ito na nga po, nabanlawan ko na nga yung Onsuka Wet Egg natin at ito na po yung kinalabasan niya. Hindi siya naging malambot kasi hindi naman talaga po ganun kalambot yung buhok ko. Hindi po sobrang lambot dahil nga sa kaka-color ko at kakariban ko, yung buhok ko medyo ano na siya, medyo hindi na siya ganun kalambot. Dahil marami na ako napahid na chemical. So yun na nga po, balik tayo sa naging resulta ng ginawa nating Onsuka Wet Egg. So ito na nga po siya. Ang dulas niya po, sobrang dulas niya. Tapos, kung napapansin niyo sa last video ko, putok-putok yung dito ko. Tapos, feeling ko, na-refer siya ng Onsuka Wet Egg. Ayan. Ayan, bagsak na siya. Tapos, kung makikita niyo, bagsak yung buhok ko. Bagsak naman po talaga yung buhok ko. Pero, dahil nga sa kakatali ko, sobrang init. Nagkakaroon siya ng bewang-bewang. Ayun nga, feeling ko talaga na-refer siya ng Onsuka Wet Egg. Kaya marerecommend ko po sa inyo yung Onsuka Wet Egg kasi maganda po yung kinalabasan niya sa buhok ko, especially kung yung buhok niyo damaged na po talaga, sobrang frizzy and damaged na po talaga ng buhok niyo, pwede niyo po siyang i-try. Pero kung dry lang po yung buhok niyo, mas maganda kung damihan niyo po yung conditioner tapos konti lang yung suka, tapos pwede niyo rin lagyan ng egg. Kung gusto niyo pong i-try niyo po kasi maganda po at tuwing masaya rin po ako sa resulta ng ginawa kong Onsuka Wet Egg. And yun lang po. And if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba and sasagutin ko po yung lahat. And see you in my next vlog.